Good day mga kapinta, welcome back sa ating channel. Kamakailan lang nag-upload tayo kung paano tayo mag-react ng ating mga solid na kahoy. So ngayon ipakikita ko naman sa inyo kung paano tayo magtitimpla ng ating stain at ng ating pangmasilya. Bali ito na yung karugtong ng ating video. Kaya kung bago ka lang dito sa aking channel at nagustuhan mo ang ating video, huwag mo kakalimutan na mag-subscribe at i-click mo na rin yung bell notification para isa ka sa mga unang makakapanood kapag kami mga bago tayong step by step video gaya nito. So matapos na nga nating ma-egyak yung ating mga solid na kahoy o yung ating baitang, gagamitan na natin ito ng lacquer sand sealer, masilya at pipili na tayo ng nais nating stain. Para sa mga hindi pa nakakapanood ng nakaraan nating video, maaari nyong bisitahin ang video ito nang sa ganun mas madali nyong maintindihan kung ano ginagawa natin ngayon. So matapos na nga nating mahasa at makinis yung ating mga solid na kahoy, magagyak naman tayo ng ating lacquer sand sealer. Ang ratio natin dito ay 70-30, 70% ng ating lacquer sand sealer, 25-30% ng ating acrylic thinner. So bali ang uunahin natin ay sealer bago yung stain. So bakit ba natin inunay sealer bago natin ipahid yung stain? So may mga dahilan yan ano mga kapinta kung bakit natin inunay sealer bago yung stain. At minsan ginagawa naman natin ay inuuna natin yung stain bago yung sealer. So sa madaling salita, didepende tayo sa finish na gagawin natin. Pagka ang gusto natin ay yung light na kulay lang, uunahin natin yung ating sealer gaya ng ginawa natin dito. Pero kapag ka mas dark o maitim yung gusto nating magingyari ng ating binabarnisan, mas nire-recommend ako na wag na tayong gumamit ng sealer. Unahin muna natin yung stain bago yung ating sealer gaya ng ginawa natin sa video ito. So bali matapos tayo makapag-apply ng ating first coating, mag-aantay lang tayo dito ng 15 to 25 minutes. At maaari na tayong gumamit ng ating masilya. Babatakan na natin yung ating solid na kahoy. So habang inaantay natin matuyo yung ating sealer, mag-ayak muna tayo ng ating pangmasilya. Ang gamit nating masilya dito ay yung wood putty spertite. Maaari din tayong gumamit ng ating suretite. Ang ratio natin dito ay 1:1. 1 part ng ating suretite at 1 part ng ating patching compound. At lulusawin lang natin ito gamit yung ating acrylic thinner hanggang sa maaari na natin itong ipangbatak. At papatakan din natin ito ng konting oil tinting color gamit yung ating burnt amber. Nang sa ganun medyo humawig yung masilya natin dito sa ating kahoy. Para hindi na tayo mahirapan magkulay. So matapos natin ma-egyak yung ating pangmasilya, ipapahid na natin ito direkta dito sa ating kahoy. Ano? So hindi na natin kailangan panlihain yung ating kahoy, direkta na natin itong ipahid. Ipapahid natin ito ng isa hanggang dalawang patong at mag-aantay tayo ng 15 minutes na pagitan sa bawat patong ng ating masilya. So ninipisan lang natin yung pahid ng ating masilya. Ang gusto lang naman nating mangyari ay pumasok sa maliliit na betas yung ating masilya. Nang sa ganun, mas madali nating maisasara yung ating kahoy kapag ka nag-sealer na tayo. At minsan hindi rin natin maiiwasan na mga may sira yung ating kahoy o mga bitak. Para sa mga malalaking sira, maaari tayong gumamit ng ating body filler. At para naman sa mga bitak ng ating kahoy, mas maganda kung gagamitan natin ito ng Pioneer Epoxy AMB. So matapos natin niya mapahiran ng hanggang dalawang mano, gagamitan na natin ito ng papel delia o sandpaper number 120 gamit itong ating sander machine. Maaari din natin itong lihain ng mano-mano. Basta ang paggamit natin ng liha ay ayon sa haspin ng ating kahoy. Huwag nating sasalungatin yung haspin ng ating kahoy dahil ganito ang magiging resulta ng ating ginagawa. At siguraduhin din natin na maaalis natin yung mga sobrang masilya dito sa ating kahoy. Palalabasin natin yung natural niyang kahoy gaya ng nakikita nyo para mas maging maganda yung resulta ng ating ginagawa. Dahil kung hindi natin maaalis yung sobrang masilya niyan, ganito yung mangyayari sa ating trabaho. So dapat alisin natin yung mga sobrang masilya, linisin natin mabuti. Kailangan maiwan lang yung mga masilya sa maliliit na betas.
So matapos natin malinis yung ating kahoy, maggagayak naman tayo ng ating pondo o yung ating wood stain. Ang gamit natin dito ay yung paint thinner at mga oil tinting colors. Ang gamit nating oil tinting color ay lamp black at burnt amber. Ito yung ilalagay natin dito sa ating gaas o yung ating paint thinner. Ito yung magiging wood stain natin. Para sa ratio ng ating wood stain, tantyahan na lang ang gagawin natin dito dahil didepende tayo sa kulay na gusto nating makuha. So kapag gusto natin ng mas maitim, magdadagdag lang tayo ng oil tinting color. So bali ang gagawin natin dito ay yung medyo matabang lang, hindi natin tatapangan yung kulay. So dahil naka first coating ng lacquer sanding sealer yung ating kahoy, hindi siya ganun magpe-penetrate dito sa ating solid na kahoy. So kung hindi naman tayo magpapahid ng ating first coating, ibang usapan na yun. Ibang preparasyon na yung gagawin natin. So bali ibang finish na yun. Gaya ng ginawa natin dito. Dahil kapag walang first coating, mas magpe-penetrate yung ating stain sa ating kahoy. So ang magiging finish niya ay mas maitim o mas dark. Tulad ng ginawa natin sa video ng ito. So bali, i-apply na natin yung ginawa nating wood stain kanina. Ipapahid natin ito gamit yung ating basahan at susundan natin ito ng isang malinis na basahan. Ang pagpapahid ng ating wood stain, iaayon din natin sa haspen ng ating kahoy. Nang sa ganun, hindi magkaroon ng salungat na pahid yung ating stain dahil makikita ito sa natural na haspen ng ating kahoy. Siguraduhin din natin na mapupunasin natin mabuti yung ating stain. Alisin natin ang lahat ng sobrang stain, linisin natin itong mabuti. At matapos natin itong malinis at mapunasan, maghihintay lang tayo ng 1 hanggang 2 oras bago natin ito maaaring patungan ng ating lacquer sanding sealer. Papatungan natin ito ng 1 hanggang 3 patong at maaari na tayo magbuli. Mag-aantay lang tayo ng 15 to 25 minutes na pagitan sa bawat patong ng ating sealer. So tapos na nating ma-applyan ng stain yung ating kahoy, maghihintay na lang tayo dito ng 1 hanggang 2 oras bago tayo maaaring magpatong ng ating lacquer sanding sealer. So kung nakukulangan tayo sa kulay ng ating stain, maaari naman tayong mag-adjust ng kulay gamit yung ating penetrating wood stain. Iahalo natin ito sa ating lacquer sanding sealer. At tuwing maggagayak tayo ng ating mga solid na kahoy gaya nito, lagi tayong magsisimula sa mga light na kulay lang. Huwag natin itong idadark kaagad dahil mahihirapan tayong mag-adjust. So kapag light lang yung kulay ng ating mga kahoy, madali na lang tayo makakapag-adjust kung gusto natin na mas maitim pa. Pero kapag ito ay initiman na natin kaagad, hindi na natin ito basta-basta mailalight. So mahihirapan tayo kapag nagsimula tayo sa dark. So lagi tayo magsisimula sa mga light color lang. Madali lang naman makapag-adjust ng kulay kung gusto natin ng mas maitim pa. So itong nakikita nyo mga kapinta, naka-second coating na tayo dito ng ating lacquer sanding sealer. Mag-aantay lang tayo ng another 15 minutes o 25 minutes bago natin ito maaaring sundan ng pangatlong patong. Gagamitan muna natin ito ng papel delia o sandpaper number 240. So pansamantala, hanggang dito na lamang muna ang ating step by step video. I-update ko na lang kayo sa mga susunod nating gagawin dito sa ating baitang. At kung nakatulong sa inyo ang video natin ngayong araw, i-click mo na yung like button. At kung bago ka lang dito sa aking channel, huwag mong kakalimutan na mag-subscribe. At i-click mo na rin yung bell notification para isa ka sa mga unang makakapanood kapag may mga bago tayong step by step videos gaya nito.